mga kaani, nandito na tayo ulit sa panibagong vlog ngayong araw na to. And yun, nandito ako kina Sir Diosdado Maaliw dito sa lugar nila, dito sa Sariaya, Quezon. And ngayon, bibisitahin namin yung mga farm nila dito sa kanilang ano, lugar. And yun, sama kayo sa akin. Medyo nagre-ready pa lang ako eh. And si Sir Diosdado Maaliw yun, may tinatawagan niyo yung may-ari nung ano, nung Petchay. Saka ano, marami tayong papakitang farm si Sir dito. Maraming ano dito, halos farm. And yun nga, maraming tanim yung mga ano, may Petchay, meron daw upo, may sitaw, mga lowland vegetables yung mga nanditong ano nila, mga tanim. So yun, sama kayo mga kaani dito sa aking ano, journey dito sa ating balibagong vlog ulit yung araw na to. So yun, thank you. Ito si Sir Diosdado Maaliw. Yan, siya yung presidente ng ano, asosasyon dito sa kanilang ito po ay ano po, barangay ano po ito, sir? Sampaloc Bugon. Sampaloc Bugon. So, ito sir ay mga Petchay po, ano Petchay po? Yan, mga ano. Ilang hektare po ito, sir? Mga 2 hektare yan po. Mga 2 po. Mm-hmm. Tapos yung kabila sir ay sitawan. Ay, sitawan. Pero ani na yan. Sitawan at saka ampalaya. Ito yung ano. Mga ilang ano po ito? Mga ilang months pa bago po? O ilang? Ay, 2 weeks lang ari po. 2 weeks lang po harvestin na po. Kasi ang petchay ngayon is 28 days na. Mm-hmm. Mabilis lang ano po pag mga petchay. Cash crops tayo. Mm-hmm. So ayan. Ito po ay sa inyo o sa yung mga member niyo? Sa miyembro namin to, ang may-ari nito ay Manuel Albritos. Mm-hmm. So yun, ito yung ano nila. Baba lang tayo ng konti. Ito, ito yung petchay ng isa sa mga miyembro ni sir. Bagong pinaanan ng bagyo. Isa sa mga nadaanan ng bagyo. Pero nakakabawi na siya. Still nandito pa rin na nakaano pa rin, okay-okay pa naman. Kaya aabot sa magandang presyo to. Mm-hmm. Mataas ngayon ano po? Sobrang taas po ngayon ng ano. Kasi hindi magaling yung maghalaman ng sila dyan. Kahit kamatis ang tinatanim to, talagang tumatama. Yung actually ang tinamaan niya ngayon is sili. Sili po ano po? Siling ano po siling sir? Siling panigang. Siling panigang. Oo. Kasi medyo hindi lang medyo, talagang mataas na yung siling panigang. Sa Maynila kasi 500 na ulit eh. Dito sa Sariaya is mga ano sir, mga 370 po. Wala naman. Ngayon ang alam ko 220. Yung sinasabi mo is siling labuyo. Apo, siling. Yung siling panigang pala yung ano. Siling panigang yung, ber- yung green. Mm-hmm. Pero yung siling labuyo talaga tama yung sabi mo, 500 600 pesos per kilo. So ayun. Ito yung ano nila, ito yung mga petchay. Kuha na lang natin. Ayan, mga 2 weeks na lang po ano sir, pwede nang harvestin. Ayan, hanggang doon yan ano po sir. Doon hanggang doon pa sa may pababa ngayon. Dalawang hektare yan. Iwasan natin maruntungan, sayang. Talagang maganda. Uy! Ay, yung maganda. Ay, napakagaling magalaman na rin. Nga lamang, beware. Kasi, this is kwan, talagang pero ang ini-advise ko sa kanila, 1 week before or 5 days before harvest, dapat mo namin ispray. Mm-hmm. Para po, ano? Para safe yung kayo. Saka nagamit din sila ng organic pesticide. Ah, organic pesticide din po. So safe din, safe kahit medyo pa naman po siya, ano? Medyo safe siya, kaya lang itong ganito kasi yung bagong galing ka sa stress, bagyo. Mm-hmm. Grabe ang gamot ay. Kaya yan, taka nga ako eh, nakabawi siya eh. Nakabawi siya. Yan, kung yan eh, hindi magaling-galing ang gamot nila, minamit, tulong yan. Sa ilaya, tulong ang kanilang petcha eh. Pag po mga ano sir ano? Ayari, maganda ang kikita nyo ngayon eh. 2 hectares. Sabihin na natin mag-harvest yan ng 3 tons pa. 6 tons yan. Ang mahal pa naman po ng petcha yun ano po? 6 tons. Kaya po pa na. Pag-ration na lang natin ng 40 pesos eh. Gano na yan. 6 na tuloy nila ng 40 eh. Okay, 240,000 quarter pa. Tapos yung mga niyogan sir na yun, sa mga member niya din po itang? Ang may-ari niyan ay theory ng aking member. Yan. So yung kabilang side, mga kaani, ay niyogan naman? Niyogan naman, maganda maraming niyog. Maganda yung pakawan naman namin. Mm-hmm. So, ayun. Nakita niyo yung ano, petchay na
hindi lang po ito yung pechayan na po ng mga miyembro nyo. Ito ay isa pa lang dun sa mga pechayan. So ayun, pupuntahan namin yung isang ano, sa pang yung coffee site naman daw. So ayun, see you in the next vlog mga kaan. So ayun, nandito naman tayo sa ano to? Nalimutan eh, no? Nandito tayo ngayon dun sa ano, pababa daw kami dito sa coffee farm, sa cacao farm. Pababa daw kami dyan. Sir, hindi ko alam kung dyan nga ba talaga kami bababa o ano. Pero yung nadaanan namin, mga ano, mga cacao, ganyan, coffee. So, ayun. Tuloy marami ditong mga ano eh, mga iba't ibang mga fruit bearing trees. Pailan-ilan, hindi ganun karami. Pero nakatanim daw dito ay mga ano, mga lowland vegetables, pechay, talong, sitaw, ampalaya. Tapos ngayon, yung pupuntahan namin is meron ding kape. So, sisilipin natin mga kaani yung kape nila dito sa kanilang lugar. Iniintay ko lang si sir na may pinuntahan lang. Mabilis lang naman. So ayun, stay tuned lang kayo. Bababa kami mamaya ni sir doon sa isang ano, farm nila dito sa baba, sa coffee farm. So ayun, bababa na kami ngayon dito sa ano. Yan, bababa na kami. Malayo po sir, medyo malayo po. Oh, dito. So ayan, yung daan ah. Ayan. Yung mga ginagamit ng logistic dito pag baba saka pag akyat ng mga crops, mga kabayo. So ayan, tatawid kami ng ano, ng oh nga po, ayan oh, paging po, paging, kailangan ng tulay. So ayan, tatawid kami ng tulay dito. Bakit? Yung dito sa bagay ano, parang inaano namin ay tubigan. Yan, okay. Kakao, kakao, yun. Kakao, paminta, kape. Ah, may paminta rin po. Ginawa ko yung paminta ko. O yan, may kakao saka paminta daw. Ito, may kakao din dyan sa baba. May kakao at papiyari saka paminta. Yan pong green na po. Kailan pong harvest niyan sir, nung paminta po? Ang paminta is dry season niya. Pero nung, uy, sika yun natin. Opo. Saan po? Ito naman yung ating sikat na sikat. Kilala mo ko na yan? Luyang ano po ba ito? Dilaw. Dilaw. Yan ang turmeric. Turmeric po. So ayan, ito yung farm din nila ng mga turmeric. Ayan. Sailing Taiwan na po. Up tayo, panigang po pala. Taiwan ako ng Taiwan, panigang pala. So ayun, ito yung farm nila ng sailing panigang na almost done na or mga patapos na. So ito naman mga turmeric yung baba. Yung baba doon ay mga kakao saka mga kape. So ito may mga maliliit na kakao. So yun, punta namin yung farm dito. So yun, may mga kakao dito. Ito yung mga ibang ilang puno ng kakao nila dito. Ayan. Tapos so ayan, yung ibang mga kakao doon medyo hinog na. Tapos meron din doon sa rabang yun. So magandang araw po. Kapitan,
kita na ngayon ay aming advisor. Bali, nandito sa inyo sir ang mga kakao, ano po? Kakao, kape, saka ano po? Paminta. So yung mga kakao, tas yung kape. Ang dami mabungo nito. Nabungo ito, may 100 piraso. Igan, 100 piraso. Oo, ito. Nabungo ng 100 piraso. Mga hinog na yan, sir po? Ah, hindi pa po naman na rin. Ano pa yan? Mga ilang araw pa yan. Mm-hmm. Iba po siya, no? Makinis po. Makinis talaga. Yan, makinis ang pagkabalat. Pagkabalat. Yan, hindi ko matiyan kung anong variety yan. Yan eh, galing sa tanim kalikasan. Kaya nag-iba't iba ng variety. Pero mas magaling dyan, kahit na yung ang variety ay medyo maliit-liit at ang buto naman niya yung malaki, kinakailangan talaga lagi may abuno. Kaya ang magandang abuno, yara. Yara po? Yara sa na-obter pa ako. Yara. UEPT. Ang kasi lang yan eh. Ang dami, bunga. May bunga na po. K1 na yan, K1. Kahit maliit pa lang. Kahit maliit pa lang. Ang nandito ang bunga niya. Ang dami yung bunga. Hindi kong itim niya. Kaya hindi ko pa pinupruning. Gawa ng ang panahon ay paulan ulan. Baka magkaroon pa ng sakit. Yan yun, baka umano sa kanya ang sanga. Ako nga. Ngayon naman, itatanim ko na ngayon sa susunod na tanim ba yung kurulyo. Kurulyo naman po. Dito kong nadadali sa paliyang yan. Tapos si sir, sa inyo di po yung luya na yan? Oo, akin yan. Turmeric po ba yung luya po? Ay, luya talaga. Ang turmeric yung kabila. Sa inyo din po yun? Akin din yun. Medyo mataas sir ngayon yung sir ang luya na po. Oo, mataas ang luya. Hindi, at pa rin siya. Baba, siya 60 pa. Mm-hmm. Eh ngayon, hindi ko nga inaapurang maigina yung bagapyakang inahin. Hindi ko ba sinong kinukuha agad, laro pa ang aking sabbisin. So ito yung ano, luya ni sir dito. Mga ilang buwan pa to sir bago po harbisin? Sa February na ito, kasunod. Nakuha na ko na ito nung piyakang yung kung tawagin dito ay inahin. Kinukuha yun. Kinukuha yun at ibinibinta. Yung itinanim, ibibinta. Inabinta ko na yan. Nakuha na ko na yan. Yan mga ano, malaki ito. Ito na, yan ang supling. Yan ang supling. Mga February na yan. Kutsay pa lang po yan. Ayan, ano yan, kutsay. So, yung mga kakain. Yung February po yung harvest. Na-ferment ko na ito. So, ito yung ano, mga sample na or mga ferment na ni sir na mga cacao seeds. Wala pa akong dryer eh, kaya ako sa uli. Ginamit ko pa yan. So, ayan. Wala kayo sir nung parang UV. Mahaba. Oh, yan. Ay, gagawa ko yun. Pinulay ko na yung manggado ko tatayo para siya i-open. Mm-hmm. So, ayan, yung mga kanilang mga sample. Ayan, magandang puto. Talagang... sample ng kakao. Good na ito, good. Good na. Kaya sa kawin, wala na yung mga... Meron pa doon na po, sir. Ayan, no, dito. Meron pa rin ako seedling na kape, yun o, pure na parako. Ah, yun po. Pure na parako yan. So, yun, tignan natin sir yung ano, yung seedlings naman ng na kape. Barako yan sir, barako po. Kaping barako daw to, kaping barako. Panibago na uli. So, ito po yung mga seedlings ng kaping barako. Kung makagagawa ko na yan ng ng greenhouse, maganda, may ayos ko ng maganda ang walang seedling. Maganda. Pero kapag, maganda rin talaga yan. Basta yan eh, huglaan talaga yung pabayaang matuyo. Mm-hmm. Maganda talaga yan. Ang piyakan ko niyan, mga nakatanim niya yung aking iba dyan eh. Meron na po kayo talaga nakatanim po? Oo, may nakatanim yan. Abot yan doon si tayo doon. Mm-hmm. Ang kape. So yun, mga kaanin, may seedlings dito sir ng kaping barako. Yung iba may nakatanim na siya din. Tapos yung nadaanan pala namin, yung mga nadaanan namin doon sir, yun na po yun. Ang gawa ko, ini-interrupt ko, kape, paminta, para siya ay double ang harvest niya. Marami po kayo puno ng paminta sir? Marami po, 400 yan. 400 trees din po? Oo, 400 yan.
Yan yung aking pagkakasang ni kape bago ini ano ko sa pagitan. Mm-hmm. Lahat ay paminta. Yan ang mga may marka ko na lahat ay paminta yan. Lahat ay paminta. So ayun, nakita niyo yung mga kani, yung mga kape sa kakao dito ni sir. Halo-halo na yung variety nung mga kape. Nung mga kakao pala din. May mga kape din. Tapos merong mga seedlings dito. At yan sir ay variety robusta. Robusta. Robusta naman ito. Robusta. Kung ganito lahat ang iyong variety, lawakan mo na. Mm-hmm. Dahil maganda kanyang, kung maganda ang kanyang... Mahal ata po yung robusta. Ano po? Hindi, mas mahal po yung... Yung Liberica. 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 At saka yung Arabica. Ang Arabica naman dito, iisa pa ang may-ari. Iisa pa ang mismo may-tari. Meron kayo sir mga Arabica na ano po, pula na sir? Meron kasi akong buyer. Naroon sa, ano pa, iisa pa. Iisa pa ang nagpun. Inaanok nga ako. Inaanok nga ako na ano, sabi ko, sige, padadamihin natin. Itatanim ko medyo sa bandang medyo malamig. Marami dito yung Liberica, Excelsa, at saka itong Robusta. Ito, Robusta, hindi na rin masyado eh. Pero pagkagal na rin ha. Mm-hmm. Pero yung akin doon, sir, na tanim na bigay ng pang agriculture, nabunga na, kaganyan ng kababa. Mm-hmm. Talagang yun ay Liberica. Kita mo na talaga ang bunga, na talagang Liberica. May mga hinog na po. Oo, oh, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na siya. Mabilis ito, mabilis itong mahinog. Ano? Mabilis ito, mabilis. Mabilis ito. Hindi ko pa nga naibinta yung ano yan, yung kape. Mga kailan po yan, sir? Mga February? Ito, January. Mga January. Ito, pwede nang harbisin. Ano na, harbisin na yan. Dyan. Una ito kaysa rin sa Excelsa. Mm-hmm. At yung ano man, ang nauna dyan ay yung, ang sunod dito, yung Barako naman, yung Liberica. Mm-hmm. Yun ang kasunod niya. Teka nga, kung ganito lahat ang bunga, dito na ako. At saka yung mga katulad dyan, marami rin mamuha. Magiging kung ano nito, ang kinakailangang itanim ay Liberica. Yun ngayon ang kinakailangang mapadami. At saka yung Arabica. Ang Arabica naman dito dapat sa... Parang kakunti po nagkatanim ng Arabica. Dahil dito hindi kaya ang init. High elevation dito. Dapat nasa mataas na elevation talaga dapat. Higher elevation. Kaya nag-atatribe yan ang gusto isa ko sa Binggit. Malamig po doon. Pero totoo lang ito eh. Ngayon attend ko ng Lares. Sinalo ng pinagdanlayan Dolores Quezon ang Mount Apo at ang Binggit when it comes to quality. Nang Liberica po? Nang Arabica? Arabica. Meron pala doon? Oo, kaya ngayon, yun ang pinagpupuntahan yan. Nakita, siguro ang Pilcafe, di ba? Mm-hmm. Sila ngayon ang nagpipinance sa pinagdanlayan when it comes to COVID nila. Which is Arabica ang kanilang. Natanda na, pag nagtanim ng... nataas na kape, eh baka basta ko, hindi mo na maputi, maaksyalaan. Ay ito, paikutan mo na. Mababa na po. Mababa lang, kahit nasa mababa. Ang right puno pruning. Po pala ng Arabica ay mataas. Hindi siya. Kailangan mababa, sa higher pruning elevation. Pruning din. Nasa propagating pruning din. Mm-hmm. Pero ang pagdating doon talaga dapat nasa taas po ito. Mataas talaga siya. Malamig doon. Yung sa pinagdanlayan is 880 meters above sea level. Pero itong Mount Banao, ang alam ko dyan is 2,000 above sea level yan. So kung na doon ka sa kalaghati yan, meron naman natin. Talagang napakaganda. Napakaganda na. Meron naman natin. Ano pa ang maganda na ito? Ay, di, surprise. Ano? Kape, pwede rin. Huwag na, kape. Huwag na, surprise. Halo tayo. Kape na nga. Kape. Dito may mga yan. So yun, nakita niyo yung mga ano, kape ni na sir dito. Saka... yung bagong tanim, napakaganda. Mm-hmm. Doon sa akin, yung yan yung bagong tanim na kasama mo ka ng ating huling tanim. Di kayo yung mga pinagong hirangan. Ang ginawa ko, dinala ko dyan, pero ang kanya may lahukan. Pero ngayon, ang ginagawa ko, yung medyo mahina-hina, kita ko agad sa dahon, piyapalitan ko ng Arabica. May Arabica? Liberica. Liberica. Piyapalitan ko ng Liberica.
Ang puno. Diretso pala siya. Kala ko taon-taon na buo ang pamita. Yung pala ano? Dire-diretso po yan. Diretso na pala yan. Opo. Minsan nga, may nahinok na. Hindi ko napansin. Kaya po yan eh, sabi ng whole year round po. Yan. Ang pagka-harvest ng mga paminta. Meron din namang lugar na kakaunti yung paminta. Meron din naman po na na whole year round. Katulad sa Batangas, whole year round yung mga paminta doon. And then dito. Mayroong bago pa uli may hinog. May kasunod na uli buwa. Yan mga paminta. Oh, yan. Oh. Ilang puno po ng paminta? 400 dyan. 400, 400 puno. Wala nang isinalit ko siya. Ilang hektarya po ba ito lupa niya? Ang akin dito ay bali isang kalahati. Mm-hmm. 14,000 mahigit. 14,000 hectares po. Oh, 14,000. Oh. Walang parang ano po, 1.4 square meter. Aha, kasi ang isang square meter, ang isang 10,000 eh. Aha. 10,000. Eh. Yan ang kung kaliliit. Kababa ano. Kailan lang ano, sir, pwede nang harvestin ko? Ah, mayroon basta may nahihinog. Kuha na siya. Mm. Kuha nang siya eh, may edad na rin ng may ilang taon na rin sa puno. Mm-hmm. Ngayon, siya pala tuloy-tuloy na ang bunga. Tuloy-tuloy na. Bunga nila nga. May bagong bunga, may may nahihinog na. Kaya tuloy-tuloy na yan. Ay ako, katutuyo ko lang nung isa. Ay, mayroon na uli. Sabi ko, napakasorti na rin pagtatanim kong are. Nabibenta niyo na po? Nakapagbinta na ako ng ganyan. So, ayun, meron ng mga ano. Meron ng mga bilog. Ito. May nahihinog, may nahihinog na siya. Ayan, katulad yan, pagkihinaw din sa mga susunod na kuha. Ayan, kagandahan nitong pamitang ito. Sure ka na puro. Hindi na yung sasabihin mong bibig ka. Kahit na muna kalalagay ng kalalagay. Baka sabi nyo po, may halong ano, may halong buhangin. Yan, may harong binlid. Binlid. Para lang bumigat ng timbang nila, pero mali. Sala sa akin. Para lang sila kumita. Kaya na kanila, ganda lahat na halos gaya ng aking. Ganda na mismo ang pananim. Ito. Yan po. Yan, ito ang pananim. Yan, ito ang pananim pala. Yan po kasi umakit, ano po? Oo, siya agad ang nagkakaugat. Ayan, siya agad ang nagkakaugat. Doon, bata pa, may ugat na siya. So, ayan mga pananim. 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 Na paminta. At ngayon, pwede rin yung galing sa buto. Meron akong doon, meron na rin akong sibling. Kaya na siya sumama sa buto. Yan ang maliliit na kape. Yan ang mga bagong tanim. Ayan na po. Ito sir, mga dwarf. Kung ano po ito? Ay, hindi. Yan o yung mga natural po. Kailangan yan. Ito pong mga luyang yan. Ay, ayan ang luya. Ito sila nga ngayon. Yung malawak ngayon ng luya. Marami. Ito, pagka dapat itong galing sa kape. Yan yung mga inumpulo mo na. Marami rin pwede ka. Dapat, ang yung anong siya, pag apat na gano'n rin na, tawagin dito yung spada, ay ano na,